kasi kahit hindi ako naka-open, ramdam ko yung mga ano. Tsaka, ang lakas ng ano ko ngayon sa mga bantay ko na madalas sila akong binubulungan. Mm-hmm. Compared to before. Ayun ko. Okay. Parang hindi ko alam, pinapapraying ako dun sa... Parang bigla na lang may... Ha? Parang... Ano? Alam mo yun, wala ka namang kausap. Pag sinabi mong bulong, as in may nagsasalita sa tenga mo or like parang intuition? Ay, hindi naman. Mind. True mind. Na parang hindi nagsasalita sa isip mo. Parang gano'n. Pero parang bulong ang dating. Yun. Kaya yung term ko parang binubulungan ako. Kasi hindi naman sila direct na nakikipag-usap sa akin. Ako, madalas ako sa jeep. Diba sa, alam naman sa Manila, maraming holdupper sa mga jeep, diba? Ako, every time na, alam mo yung instinct na parang di ako kumpante dito, ah. Yung ganon. Pero hindi ako bumababa pag alam ko. Basta ang gagawin ko na lang, para magdadasal na ako na paki-guide po ako, paki-guide po kami mga pasayero. Pero may one time talaga na sumakay ako. Ang dami namin sa jeep. Halos puno. Bigla na lang sinabi sa akin, bumaba ka. Talaga? Ano yun? Narinig mo na sa utak mo, ganun? Sa utak ko, tapos sabi ko, sumagot din ako sa isip, nagbayad na ako, kain ko matay, gumana ako. Oo, kasi, di ba, ganun naman tayo talaga, di ba, pag ganun, ko lang, nagbayad na ako, ba't ako bumabag, di ba? Eh, yun talaga sabi niya, bumaba ka. Basta bumaba ka, yung ka na magtanong. Alam mo yung bigla kong bumaba? Oo. Hindi ko alam, basta, sabi ko, hindi ko naman alam na rin kung ano nangyari. Nangyari, oo. Mm-mm. Basta, ganun na, ang lakas, yung sobrang lakas na bigla akong binulungan na basta bumaba ka dyan. Ibig sabihin, talagang may nag-ano. Something, oo. Mm-mm. Kaya talagang bumaba ako nung ganun na. Pero kasi kung normal lang, wala, sabihin ko, ay, hindi, kaya namin ito. Diyan naman yung mga bantay. May mga bantay naman ako, sabi ko. Ganun. Yun talaga hindi. Yes, baba. Minsan na-experience ko din yung ganyan, pero more so, kasi before, hindi naman ako binubulungan or anything. It's just that there are times that I felt na, so for, yung parang all of a sudden, hindi mo maintindihan kung bakit ka na late nung oras na yun, yung ganun. Yung, like for example, every day, I leave with, if for example, I'm leaving in, like say, Makati, pupunta ako kunwari ng Guadalupe. Mm-hmm. So on a daily basis, ganun ang biyahe ko. On a daily basis, 2:30 in the afternoon ako aalis. Right on the dot. Same pace of walking, same of whatsoever. Parang feeling ko, for example, minsan makakalimutan ko ng Yossi, so hindi ako uuwi ulit. Tapos pagdating ko dun sa bus stop or sa jeepney stop, alam mo yung kakikita mo palang naaalis yung jeep. Tapos yung intuition, yung ato dito, yung mental state ko, parang dahil nagmamadali ako, I should have, parang dapat nakasakay ako dun sa jeep na yon. Pero bigla akong, alam mo yung tingling sensation pagkatapos mo magwiwi? Kinilig, oo. Magkakaroon ako ng ganoon. Oo, bigla akong mag-bump yung buong katawan ko, kinikilig ko. Bakit? Parang in the depth of my heart, parang sabi ko sa sarili ko na parang I shouldn't have been there. Parang may mangyayari doon sa jeep na yun. Tapos mamaya konti, while dumadaan, nakasakay na ako ng jeep, may makikita, machichismis na lang na may na-hold up na jeep. Yung ganun. So, ilang beses nangyari sa akin yun na parang every time na I miss something or I parang basta, yun nga lang for example, tatawid ako sa kalsada. Tapos bigla ako, bago ako tumawid, bigla ako makakaramdam ng tingling sensation ulit. O kailangan kong tumigil kasi baka mamaya, hindi ko napapansin, meron na either may maa-aksidente or biglang may... Yes. True enough, lagi merong biglang mabilis na bus na dadaan, biglang may jeep, may motor, may bike. Parang, so, yun yung ganun ko, yung feeling ko na ginaguide through ako ng mga bantay ko. Kasi pag ganun talaga, kasi one time, and this is, kailan ba to? Noong mga 2015, nangyari sa akin na umuwi, nagmamadali ako umuwi, regardless, wala akong pakialam kasi uuwi ako ng Batangas, so I have to go back to my apartment to pick up my things kasi meron akong gagawin sa Batangas. So by hook or by crook talaga, as in sumabit, ultimo sumabit sa jeep.
gagawin ko dapat nung panahon yun. Paputika mo talaga, pag daan ng jeep, sabi, naramdaman ko na yung tingling sensation, sabi ko, dead mo, wala kang pakialam dito. Sumakay ako sa jeep. Mm-hmm. Alam mo yung from Robinson's Galleria, pababa, papunta ng Kainta, kasi sa Kainta apartment ko eh, sa Robinson's Galleria ang office ko. Alam mo yung out of nowhere talaga, buong biyahe ko mula yung Meralco Avenue, ayun na lahat ng balahibo ko, sabi ko, hindi, kailangan ko talaga umuwi. Pababa ng Medical City, dire-diretso siya, hindi siya tumitigil yung kilig ko. Uh-oh. Hanggang doon sa may kanto ng gano'n, yung kanto ng crossing. Mm-hmm. Yung sa may libis na? Oo, sa may libis na. Mm-hmm. Sa pool, ako, jeep. Ha? Huh? Huh? Oo, and it's weird kasi dun sa jeep, di ba? Kasi kukunti lang kami eh, kukunti lang kami nakasakay dito. Pagsakay ko dun sa jeep, weird enough, lahat ng kasabay ko, apat o tatlo, nasa sa left side. Pagpasok mo ng jeep, left side sila umupo. Ako lang talaga yung kumanan. Oo. So mag-isa ako dun sa kanan, ako lang yung sumalimpad. Oh my God. Ano yun, hospital ka? Ganun? Hindi naman. Walang severe na nangyari. Pero the funniest, the weird thing there is that kung sinunod ko yung kembot, yung tingling sensation ko, oo, dapat hindi ako kapart nun. Correct. Oo. And that proved to me na dapat pinakikinggan ko talaga we can call it intuition, we can call it something else, but you know, dapat pag naramdaman ko na yon, magmula nun, every time pag nakakaramdam ako nun, I need to wait for at least a couple of seconds before I start moving again, kasi kung hindi pa kamamaya may ano mang mangyari na.